Paruot pa rito ang mga tao sa Maynila, parang walang tiyak na patutunguhan. Sa paglalakad ko sa bahaging malapit sa estasyon ng LRT, nakatawag pansin sa akin ang pedicab driver na may suot na salakot. Sa maliit niyang pangangatawan, napaisip ako, ano nga kaya ang kwento ng buhay ng pedicab driver na ito? Ako po si Jenny Jones. Samahan niyo po akong alamin kung dapat bang tawagin si Kuya Rene na isang lod. Ako si Rene Sugabo, 43 years old, isang pedicab driver, 6 po ang anak. Paano po kayo papasok? Pag? Papunta ang Maynila. Nagbabike lang po ako pagpunta doon. Tapos, yun, doon ko ginagaray sa tabing ilog. Pagka, kuhan kasi doon nagagaray yung pedicab ko. Kaya, tsaka ko na pupunta sa pilahan. Yung padyak niyo po, sarili niyo? Nung padyak ko ngayon, nirerentahan ko lang. Tapos, ayun, araw-araw, yun ang ginagamit ko. Magkano yung renta, magkano yung hulog? Boundary hulog kasi yan, 50 ang hulog. Ang kwa naman, ang boundary, 50 rin. Bali 100 araw-araw. Kwento nyo din po kung yung magkano yung kita nyo sa buong araw at paano nyo pinagkakasya sa anak na anak. Kasi hindi purparehas yung kinikita namin. Kuminsan mag-uulan, yun maganda ang kita, maabot kami ng mga 500, kaya 400. Pagka iuwi ko dito sa bahay, pinagkakasyak lang yung kinikita ko na ano. Kaya baon ng mga anak ko, tapos yung matitira sa pamalingki namin na ano, bili ko ng bigas, bili ng ulam, yung matitira, para pang-iwan din sa kanila, kinabukasan pangkain nila ng tanghalian, tsaka baon ng mga anak ko. Gaano po kahirap yung pagpapadyak? Medyo mahirap din talaga. Pagkadating ng hapon, medyo pagod talaga. Kasi magsimula kami sa umaga, hanggang maghapon na ano, saan naabot, ulan, init ang inaabot namin, magpapadya. Gaano kahirap yung buhay talagang tinatsaga niyo? Hindi kasi, ito, mahirap naman din pag hindi ka naghanap buhay kasi wala ka namang kakainin. Ay kailangan magbabiyahe ka talaga para ano mapoporsige ka na ano para may kinabukasan, mayroong may iwan ako sa mga anak ko. May kakainin sila. Ganun ang proseso ko.
I am Zee Herbacho, and welcome to the new Clark City, where the 30th Southeast Asian Games will be held this November. Dito gaganapin ang tagisan ng mga atleta mula sa iba't ibang bansa ng Southeast Asian region. And welcome to the new Clark City, where the 30th Southeast Asian Games will be held this November. Dito gaganapin ang tagisan ng mga atleta mula sa iba't ibang bansa ng Southeast Asian region. Mga isyung pinag-uusapan, mga palitang laman ng pahayagan, impormasyong dapat niyong malaman, tatalakayin, pupusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face Off! 6-5. Ah. Anong gagawin mo sa lima? Bibili ng pagkain. May pagkain naman tayo ah. Kuya, ikwento mo sa amin yung lahat ng iba't ibang trabahong pinasukan mo. Sa akin naman, ang kahit saan naman ako nag-ano eh, gumagawa ako, nagtatahi ako ng sapatos, may extra ako maging karpentero. Kung saan-saan mayroong tumatawag sa akin na trabaho, hindi ako umayaw kasi kailangan din ng pamilya ko yun. Kaya kung ano-ano lang yung pinagtatrabaho ko. Pagka wala naman, balik ako magpapadyak. Tapos, pagka mayroon naman trabaho nga ano, pupuntahan ko na naman yun. Kung mayroon naman tawag sa akin, oh kuya, magpatahi ako ng sapatos, tinatahi ko ng sapatos. Pwede niyo po sa amin gano'ng kahirap yung ikaw lang yung nag-ahanap buhay sa Sa akin, ako lang mag-isa nag-aanap buhay para sa mga anak ko. Pero kahit papaano, yun ang hinihiling ko. Kasi hindi naman hindi ako nagtatamad-tamad. Hindi ako namimili ng trabaho. O anong mayroong trabaho, basta kumita lang ako, basta marangal lang ang magandang pamaraan para may maiuwi ko sa pamilya ko. Makabili kong bigas, bili ko ng ulam. Gusto kong ano pa nga yung mas malaki pa ikita ko sana para lahat ng hiling ng anak ko na gusto lang masasarap na ulam, mabili ko. Kahit ano, pagod ako, ganun ang ano ko eh. Importante na mayroon kong iuwi na lulutuin namin. Kumain ka na? Sama mga kapatid mo. Tawagin mo sila at para kakain na. Pansya, nakakabayad naman ako sa mga ano yung mga nautang-utang ko sa kwan.
Diba? Bayaran ng kuryente. So, nakakabayad naman ako. Sa mga, sa minsan, nagigipit din ako minsan. Nangihiram ako dito sa mga kapitbahay ko. Eh, nababayaran naman din. Pagka, ano, medyo kumita kahit, ano, napag-ipon-iponan para maibigay din sa kanila. Nahihiram ko. Minsan, wala rin akong kapira-pira. Kaya minsan, umiiyak yung mga anak ko, o bakit ako pa, wala akong bagong damit, wala akong bagong short, wala akong bagong sapatos. Sabi ko, wala tayong magagawa. Eh, hanggang doon lang yung kaya nating kinikita. Baka sa susunod na ano, magkapuha tayo ng magandang trabaho, lahat ng gusto nyo, masusunod yan. Mabibili ko. Paano po yung hirap nyo na yun? Masasabi nyo bang maipagpapalaki nyo siya sa mga anak? Kasi yun, ang sinabi ko naman sa mga anak ko, yung paghirap ko, minana ko rin din sa magulang ko. Paano kayo nagsimula? Kasi galing kayong probinsya, di ba? Kwento nyo sa amin yung buhay nyo noon hanggang sa lumipat kayo sa Maynila. Hindi ako. Galing ako ng probinsya, ang trabaho ko talaga doon, nagtatanim ako ng palay, mais, tubo, kamuting kahoy, saging, kung ano-anong mga tinatanim, mga gulay-gulay, yun. Tatanim-tanim para ano, yung pag, sa mga gulay, pag mga tinatanim kong gulay, pag mayroon namang na, nagbubunga na, may naaani ako, pinagtatali-tali ko yun, bibinta ko sa baryo. Tapos, yung pag wala namang ano, tapos na ako doon sa gulayan, akit ako sa bukid, mag-uuling. Ganon, tatapos ng kahoy. Mag-alaga kang manok, baboy. Paglaki nun, tsaka mo mapipira. Pag dito, hindi, may pinagkaiba. Kasi pag nagtatrabaho ka, linggo-linggo o kaya araw-araw, nagkapira ka. Oh. Ay sa probinsya, buwanan. Buwanan magkakapira eh. Kasi gaya nung mag-alaga ka ng baboy. O eh, bago mo maibenta, 6 na buwan o 5 buwan. Diba? O 8 buwan. Ganun. Bawat galaw dito, pera. Gastos. Eh, pag kumita ka dito ng, ano, may pera ka ng 100, sandali lang eh. Ibili mo lang ng bigas. Ibili mo na yung bagoong yan. O kaya, ano, gulay. Eh, ano na, wala na yung pera na yun. Sandali lang gastusin, 100. Anong pinaka-importante bagay para sa iyo? Hindi, yung sa akin, ang pinaka-importante, yung mga anak ko, gusto kong magkakasama sila ang lahat. Kahit na anong hirap o ano, o anong makain ko, kasama-sama kami. Mapagsalo-saluhan namin ang yung mayroon. Yun, sa mga anak ko, yun, parang doon ako humuhugot ng lakas eh. Kasi pag madadatnan ko sila na, ano, na nakikita ko sila, magkakasalo kami sa pagkain. O anong naluto ko dyan, kakainin namin sama-sama. Doon ako, parang lalo pa akong sumaya, lumakas ang pag-ano ko eh. Kasi kahit pa paano, mayroon pa rin kaming pagsasalo-saluhan. Ano pong pangarap mo para sa mga anak mo? Hindi, sa akin naman, ang pangarap ko sa mga anak ko, makapagtapos lamang sila. Kahit pa paano, kasi wala naman akong ibang ipamamana sa kanila. Kundi, yun ang pag-aaral lang ako. Makatapos sila, yun ang makuha nila. Makuha sa akin ang ano. Hindi sila, kung saan-saan man sila nang punta, magkapamilya man sila. At least,
mayroon silang pinag-aralan na ano. Kung may mahihiling pa po kayo para sa sarili nyo? Ang hiling ko naman sa sarili ko, sana wag lang ako magkasakit para ano, parang maging, hindi maging kawawa yung mga anak ko, pamilya ko, hindi sila maging kawawa. Kasi pagka nagkasakit ako, wala na maghahanap buhay sa kanila. Ay, matigil yung pag-aral nila. Yun lang ang hinihiling ko sa sarili ko na wag naman sana magkasakit-sakit. Ang sa akin naman, tularan nila ako na hindi sumusuko sa kahit anong bagay man na ano, sa hirap. Kasi okay na, sige nang sige ka lang, huwag ka mag-isip ng mahinaan ka ng loob na ganito, ano ka, parang na-discourage ka, wala nang no choice ka na, wala ka nang tamang gawin kasi no choice ka na eh. Pero sa akin, habang mayroon pa tayong pagkakitaan o ano, kaya naman natin maghanap pa ng trabaho para malulutas natin yung bagay na kinakailangan natin eh. Kaya yan, huwag sila manghihina sa bagay na yan. Kasi yung bagay na yan, kung masobra sa pag-isip, mawawala ka na sa direksyon mo na hindi ka na makapag-isip kung anong tama o anong mali. Sa hirap. Ako po si Rene Sugabo, isang pedicab driver, isa po kong Lodi. Sa susunod na episode ng Lodi, muli niyo po akong samahan sa pagkilala sa mga taong hindi man laman ng telebisyon ay matatawag pa ring mga Lodi.